Planado na ang isa sa gawang salvage at towing operation ng Philippine Coast Guard sa tumaob na bangka ng mga banging isda sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan. Matapos banggain ang isang crude oil tanker noong Linggo ng madaling araw. Magpapadala ng dalawang multi-role response vessel ang PCG sa lugar habang isinasagawa ang pag-recover ng bangka. Ang Harbor Star naman ang magsasagawa ng salvage at towing operation. Sa isang pahayag, sinabi ni Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, bukod sa request ng pamilya na i-recover ang bangka, gagamitin din ito sa kanilang isinasagawang imbestigasyon. Nauna nang hiniling ng mga mangingisda at pamilya ng mga nasawi sa lokal na pamahalaan ang pag-recover sa bangka para may magamit silang muli sa pangingisda, lalo na ngayong nawalan sila ng hanap buhay. Lutang na lutang pa po siya hanggang ngayon po. Kaya ngayon po sana yung panawagan namin ngayon eh. Sana po magsawan pa ng panawagan para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya bago nakatali pa po siya sa makapayaw. Samantala, nakipag-ugnayan na ang PCG sa Singapore kung saan huling dumaong ang MV Pacific Ana, ang sinasabing barko na posibleng nakahagip sa bangka ng mga mangingisda. Umaasa ang PCG na gagamitin ng Singapore PSC Authority ang kanilang overriding priority para magsagawa ng inspeksyon sa MV Pacific Ana. Magagamit daw ang resulta ng inspeksyon sa isinasagawang imbestigasyon. Hihilingin na rin ang PCG sa pamahalaan ng Marshall Islands na magsagawa ng imbestigasyon sa insidente bilang pagsunod sa Casualty Investigation Code ng IMO, lalo na't sa kanila nakarehistro ang barko. Maari namang gamitin ang resulta ng kanilang imbestigasyon sa paghabol para sa mga claims at danyos na maaaring matanggap ng may-ari ng bangka, mga biktima at survivor ng nasabing insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.